today's episode, i-review natin yung portable gas stove and portable wood stove. Ano nga ba yung bagay sa adventure nyo at tapat yung dalhin? Coming up next. Good morning everyone! Nandito ako ngayon sa Sir Wilfred Park, kung saan pinapasyalan din namin ng aking mga anak ko. And ngayon magpapalipad lang sana ako ng drone, pero may dala akong kalan na pang camping. Papakita ko sa inyo. Gusto ko i-share sa inyo para magka-idea kayo kung mahilig kayo sa adventure, kung ano ba yung gusto nyong kalan or stove para sa inyo. So maghahanap lang ako ng spot. Itong spot na to, pwede na yata rito. And kung bago ka lang sa channel ko, my name is Jet and my channel is Jedi Cycle. Gumagawa ako ng bike vlog, camping vlog, basta outdoor and travel vlog. So, saan natin dito? Una kong papakita sa inyo yung Tom Shoe na camping cookware. Ito, bigas siya. Mapapansin nyo, kasyang-kasya sa backpack ko. Andyan yung drone, tapos yung gimbal. Eh isa pang stove. Unahin ko na tong Tom Shoe. Ito yung Tom Shoe. Nandito na sa pouch na to lahat ng kailangan mo. Eh nandito na yung kaserola na maliit. Ito, yung maliit na kaserola, tapos may kasama na siyang magic eraser nung binili ko. Nandito yung stove. And yung gas hindi siya kasama nung binili. Nabili ko to ng $11, tapos may isa pa siyang malaking pot. Pwedeng-pwede sa dalawang tao. Itong stove na to, meron din sa Shopee, kaya lang nakahiwalay yung mga stove. Hindi pa kasama to. So kung bibili kayo sa Shopee, meron ito, merong mga pot, tapos yung stove nakahiwalay. I-type nyo lang is camping stove. Ito siya pagka bubukin. At yung gas. Yung gas niya ito. Isobutane. Sa e. Madali lang siya assemblein. Make sure na nakasara 'to. Tapos meron na siyang igniter ito. Sisindihan mo siya, nahin mo muna yung gas, tapos igniter. Nakikita yung apoy, pero malakas yan. Oops, may squirrel. Tamang tama, malamig ngayon. Magluluto tayo ng noodles. So, ito yung mga kailangan natin. Kailangan natin ng noodles. Tubig. Tara, umpisa na natin. Papakulo muna tayo ng tubig. Nabot siya ng 3 minutes pagkulo. So ilagay na natin yung noodles. Bobo. Para sa ingredients, pumunta lang sa description para hindi nyo malimutan. Sarap mga ka-Jedi, yun. Umuusok pa. Tamang-tama sa malamig.
Ang disadvantage nga pala nitong stove na to, kasi pag naubos yung gas mo, wala ka nang panluto. So kailangan mo magdala ng extra weight, extra gas, para kung sakaling maubusan ka, meron kang gagamitin uli. Ayan yung isang stove, umpisa na natin. Ito namang isa is wood and alcohol stove. Nagamit ko na siya, nilagyan ko na alcohol pero testing lang. Hindi ko pa siya nagamit pang luto. Ito yung parts niya. Pag alcohol, dito mo lalagay yung alcohol. Ito yung pinaka stove. So itatry natin siya ngayon gamit yung wood. Ayan, pag gusto mo namang mag-ihaw, mga maliliit lang na ihawin, mga hotdog, ito yung ilalagay mo. Alam niyo ba kung ano yung properties ng apoy? Siyempre, tanong natin kay Kuya Jed. Kuya Jed, ano ba? Alive na tayo. Ano yung tanong? Sorry guys ha, kasi nanonood ako ng ano, my heart will go on yung Titanic. Okay, anyway. Properties ng apoy. Konti nga laman. Ang properties ng apoy ay oxygen, heat, and fuel. Ayan yung tinatawag na fire triangle. Pag kulang ng isa, hindi ka makakabuo ng apoy. So, that's it. Back to you, Jed. Storbo. Ito nga pala yung fire starter na ginawa ko. Cotton ball siya na nilubog sa Vaseline. Ah, mabilis mag-apoy yung mga kahoy. Vaseline or petroleum gel. Kailangan yata mas malaki yung pot. Timer uncle yun siya para alaman natin kung gaano katagal pang nagluto rito. Tapon yung tubig. Hindi kasi pantay itong patungan eh. Tapunan yung kahoy. Nabot na ng 5 minutes. Ayun na naman kasi napaka clumsy. Nabot na ng 5 minutes. Kaya lang namatay na yata yung apoy. Pero effective siya. Ayan. Bubula naman na. So, dito ko na muna tatapusin kasi nabasa yung kahoy. And yan yung dalawang camping stove na pwede nyo dalhin sa camping, hiking, bikepacking, or backpacking, or sa pagmumotor sa mga adventure nyo na lightweight na kasyang-kasya sa backpack. Ito nga palang gas na to, matagal din siya maubos, so maraming gamitan siya. Kung gusto mong mabilis magluto, kung ayaw mo nito. Pero kung gusto mo ng exciting, na hindi ka na kailangan magdala ng woods ay ng gas, ito yung dadalhin mo. So maraming salamat, sana may natutunan kayo and may natutunan kayo kay Kuya Jed. And yung mga isa-shoutout ko nga pala, si Ryan Ayman, si Paul Harvey, and si Ate Jean Berameda.
Maraming salamat. Don't forget to like and subscribe. And ingat kayo guys. For my other vlog, click nyo lang po yung box. Thank you. Pupunta na ako ng tubig panghugas ng mga apat. Tutunaw muna ako ng yelo.